Tawagin na natin ang ating second contender for today na si Halimatu Yusau. Wow, kay pa yung Nina. Halimatu. Hi. Hi, Halimatu. Welcome, Halli, sa welcome showtime. To Nino Aquino Airport. Hindi yan. Anong nickname ni Halimatu? English, Halli. English. Halli. You can call me Halli. Halli. English. Halli. So, what is, where are you from Visayas? Bakong po, pero nag-audition ako. Ay, nagtatagalog naman mo lang. Sabi ka. Tagalog. Sabi ko pa English eh. Kaya ka biglang kumulis yung tibok ng puso ko na nervyous ako. Pero anyway, ano ba ginagawa? Ano saan kasi si Visayas ulit? Sa Dumaguete po ako nag-audition, pero sa Bakong po talaga ako. Ay, see. So, Bisaya ka? Bisaya. Opo, Bisaya. Ayun, Bisaya. Balik niya, ito na sila, kadimis nakasabot. Gani. Pero anong pinagkakaabalahan ni Halli sa Visayas? Sumasali po ako ng mga beauty pageants. And then, nag-judge din ako ng mga singing competition and judge as beauty pageants. Sabi ni! Grabe. Saan mo siya nakita? Nakakalabang ko yan. Diba? Ako nga yung naglagay ng tissue eh. Dito, mainit kasi. So, kamusta naman ang pagiging judge or being as a participant na sa mga pageants or mga contest? Masaya ba? Masaya ka naman? Opo, masaya kasi at the same time, kasi I was actually a victim of discrimination before, but when I joined beauty pageants, naging iba na po yung pagtingin ng tao. They tried to appreciate my beauty po. Pero alam mo, ayokong dumating na kailangan pang sumali. Yun para na nga eh. Please, wag naman. Sana sa mga nanonood. Nagdi-discriminate dyan. Ang hirap kasi, minsan kailangan mo pang patunayan muna na may narating ka bago muna bago ka ma-accept. Sana from the very beginning, tanggapin na natin. Yes. We are all equal. Pero nung mga times na yun, saan ka naman kumuha ng strength para hindi ka para ma-encourage? Sa family ko po, especially sa mga sisters ko. Mm-hmm. Kasi pag nadi-discriminate ako, sila naman yung sinasabihan ko. And then they try to say mga words na nakakapag... Yeah, words of wisdom. Pero alam nyo guys, I mean, kahit sabihin natin, di ba, ang Pilipino ka hospitable, mabait, and everything, pero pagdating sa ibang lahi, minsan may pagka-discriminate ako yung mga Pilipino. Sa buong mundo naman siguro, meron talaga. Meron din talaga. Kahit saan. Kaya guys, sa mga nanonood ngayon, please stop discrimination. I mean, love one another, di ba? Dahil yung tao na katabi mo, tao din, pero ito hindi ko lang alam. Ayan, kaprang ko eh. Sorry. Pero may tanong ako, ilang kayo magkakapatid? 7 po. Galit ka ba? 7? 7. Ang dami ah. 7. If you don't kumakanta mind rin asking, ba sila? Yun. Kumakanta rin sila? Actually, yung mga sister, yung kuya ko din, he's a band vocalist. At saka yung sister ko na nag-work ng Emirates po. Uy, kumakanta din siya. Kevin Crew. Pero ito may tanong ako kasi sabi mo 7 kayo magkakapatid, tama? Ano ba yan? Lahat kayo mixed race? Ikaw ba ano bang race yung mix sa'yo? Ganyan po. From Accra, Ghana. Ghana. Yeah. Ghana. From the land of what is Africa? Or lahat America? Po kami. Lahat kayo. Saan saya nun. Saan yun? Ghana. Africa. Africa. Have you been to Africa? Nakabalik ka ba sa motherland mo? Or? Hindi pa po. But if ever given a chance then... Never pa. Ikaw never na punta pa. Doon. Paano ba nag-start kung alam mo lang yung love story ng parents mo? Saan sila nagkakilala? Yung dad ko kasi, he was a former captain of a ship po. Sorry, then, see? Former po. Okay. Kapitan po siya ng barko dati. Mm-hmm. And yung tatay ng mama ko, nag-work sa parang port tatay yun. And nakita niya si mother. Ayun na nalang. Oh, nakwento ba sa'yo kung ano, paano na. Nag-ano? Kailangan ko ba yung kwento? Pwede ba? Hindi. Paano yung first meet up? Paano sila nag-hey-hi hello, di ba? Yes. Nakwento ba sa'yo kung paano nangyari sa first date yung... Parang na-love at first sight si daddy. Ayun. Mga Pilipina talaga. Tapos nagmamadali si daddy kasi Muslim po kami. So meron parang arrange yung fixed marriage sa kanya doon naghihintay. Yes. Pagmamahal sa mom mo. Yes. Magkakasama pa ba? I mean, if you don't mind asking, magkakasama pa ba yung parents mo together? Apa. Ayun. Ilan taon na ba si, si Halli? 22 po. Oh, 22. Very, very. Sige. Pero paano ba nag-start din yung singing career? Kasi diba sinabi mo kanina na parang nag-judge ka, pageants, and then sa singing din. Pero ikaw, yourself, kailan ka nag-start kumanta? Nung sumasali ako ng beauty pageants, talent ko po, sing and dance po. Wow. And nagbe-best in talent naman.
So, yun, like, may naka-discover sa akin. Pinapakanta ako ng mga events. Mm-hmm. Kumakanta naman ako. Pero this is actually my first time joining singing competition. Opo. Sa TV? Kahit TV. Singing competition. Kahit sa hindi TV, hindi ka sumasali? Opo. Uy, first time talaga? Yung imagines lang yung mga ganyan. Oh. First time mo rin dito sa Manila? Opo, pero nakapag, I mean, sumali na po ako ng Reyna ng Aliwan before. Oh. I think that was way back, 2013. Wow. Beauty pageant. Pero very first singing contest, ito pa lang. Ito po. Uy, wow. Oh, ano nararamdaman mo ngayon na first singing contest mo and you're here sa Tawag ng Tanghalan? Parang kinakabahan pero I know kakayanin ko naman. Of course. Oh, ikaw, may experience ka na sa pagkakanta, sa pag-judge. And yeah, I think you have a very happy family with 7 other siblings, di ba? Pero what other reason pa ba ang meron dyan kung bakit sumali ka ngayon dito ng Tawag ng Tanghalan? Kasi po, yung mga like teachers ko po sa school, pinupush nila talaga na mag-audition ako ng mga ganito, like singing competitions. And yung mga friends ko, pinupush po talaga nila ako. So, parang ganun, parang na-feel ko sa sarili ko na meron talaga akong ikakabuga. So, nag-try na. Meron naman talaga. And nakapasok ka sa Tawag ng Tanghalan. Yes. Ibig sabihin, magaling ka nga talaga. So, first time, no? Totoo. First time na sumali. Oh, yan. Thank you so much, Halley. Thank you, Halley. Good luck. You shall from Visayas.